Gusto na po tuloy po. Umiini po kami na tuloy na baka uwi na po namin. Nais kasi gusto na po na talaga po namin umuwi. Hirap-hirap na po kami sa sitwasyon po namin dito. Katulad po nito umaga na po. Wala pa po kami tulog. Wala po mo ayos na kain. Hindi na po narapal yung nangyayari po sa amin dito. Nakikiusap po kami sa inyo. Tulungan na po kami makauwi na sa Pinas. Nagmamakawa na po kami. Masarami tulog po. Angeline, iisa lang ba ang pinagtatrabahuan ng mama mo at yung mga kasama na nakita natin ngayon? Opo, ma'am. Saan ito? Saan sa Saudi Riyadh po, ma'am. Sa Riyadh ito? Sa Riyadh po. At kailan pa sila dumating doon? Siguro po by September po, nandun na po yung mama ko po. Ano ba tawag dito? Kahapon po, attorney, lumapit po si ma'am. Agad-agad naman po natin itong naipa-rescue. Okay. Celeste. Maria Celeste Paris. Celeste, oo. Anong nangyari sa inyo? Kwento mo. Nung Miyerkules po kasi ng gabi, umuwi po yung madam ko, andun po yung kapatid din niya po na galing ibang lugar. Pag-uwi po niya, yung mga bata, ang kalat po ng buong bahay. Mm-hmm. Ngayon po, natutulog po na yung alaga ko, nagbunga nga po siya, na nagkukwento sa kapatid niya na bakit daw ganun yung bahay. Mm-hmm. Ngayon din, hindi po namin pinapansin po siya nung nagsasalita. May pumunta ako sa kusina, tinawag niya ako, sabi niya, excuse me, gumaganon po siya. Sabi niya sa akin, bakit daw hindi kami naglinis? Sabi ko, madam, sabi niyo po na wag kami maglinis pag gising ang bata. Nag-explain naman po ako ng side ko. Okay. Tapos sabi ko, mapimushkila daw po ako, hindi daw po ako okay, hindi daw kami anak, hindi daw kami okay, mapikwayis. Kung ayaw niyo po sa akin, madam, please come back in my agency. Doon po siya nagalit sa sinabi kong ibalik ako sa agency. Ikaw tapos yung... nag-amba na po siya. Oh, ikaw yung nasa litrato ano na may mga pasapasapa kasi kahapon sinaktan din kayo. Nung dumating ang rescue na pinadala natin, ang sinabi eh tumakas kayo parang ganyan. Nasaan kayo nun? Sinasabi po nung amo kasi attorney is tumakas sila. Ah, okay. Opo, sinasabi opo. Tumakas. So, tinago kayo? Ako po yung tinago. Ako lang po yung tinago. Ako po yung binugbog po talaga. Napuruhan po talaga niya ako kahapon. Kinagat okay. po niya yung tenga ko. Kinagat po yung tenga? Kinagat po niya yung tenga ko. Ito opo, yung din sa picture, attorney. Opo. Mr. Joseph. Dinadyakat po niya ako sa ulo. Kumuha siya ng tali. Niligay niya sa leg ko. Sinikmuraan niya po ako. Lahat po ginawa niya po sa akin. Sa may paluron, hinila niya yung buko. Sinabunutan niya, kinaladkad niya ako. Nasinara niya yung pinto, yung anak niya binata na doon sa may pintuan, yung 17 years old. Mm-mm. Pinakuha yung sinyelas, sabi niya, akin na yung sinyelas mo, tapos sinampas-sampas niya sa mga mukha ko. Yan pong pasap ko sa braso nung Miyerkules po yan ng gabi. Okay. Bali, dalawang beses po niya ako sinaktan. Okay. Nasaan ang mga kasamahan mo? Nasaan si Rubilin, si John, at saka si Mary Grace nito? Nung nangyayari yan sa'yo? Po sila kasi hindi po sila pinalabas, sinara po kasi yung pinto para hindi po nila makita na kung paano po ako bubugin. Pero may CCTV po doon. Okay. Kita po doon na binubugbog niya ako. Okay. Paano dumating yung mga nag-rescue sa inyo? Una po, hindi po ako na-rescue pero ang agency ko po alam ko nasa baba. Sabi niya po, tumakas po daw ako at nagnakaw po daw ako ng pera. Mm-hmm. Eh, tinaliniwan niya po ako, kinuha niyo yung tatlo. Sabi niya, tali, gumi. Mm-hmm. Punta ka daw sila sa police station, silang tatlo. Di ako daw iwan daw sa kwarto. Di naiwan po ako. Natulog po nga muna ako eh, kasi umalis silang, kasama si madam, umalis silang tatlo. Yung pala, mm-hmm. punta po sila sa police station. Mm-hmm. Ngayon, sinuturuan po sila na huwag magsabi ng totoo sa mm-hmm. police. Kung anong talaga nangyari sa akin. Tapos, nag-chat po ako kay Sir Eric dun sa Polo na andito ako sa number 7 condo sa Alpahar Street. Sabi ko sa kanya. Tapos tinawag niya ko ng kapatid niya. Sabi ng kapatid niya po sa akin, pumaba ka na daw doon. Nandun yung mga kasama mo sa kotse. Mm-hmm. Sabi ko naman, wala po yung mga kasama ko. So, sabi ko, saan mo ako dadalhin? Sabi ko sa driver. Tapos hindi niya sinasabi, kinuha ko yung cellphone ng driver. Ini-screenshot ko po, nakalagay po doon, Northern Bridge Road. Parang parang Mot Celeste. Sabi niya, papatayin po daw ako. Mm-hmm. Doon po lang ako naglakas ng loob nung sinabi po ng taga-Polo na kumakas ka. Nagkataong huminto po sa traffic light, mm-mm. yung sasakyan. Doon po ako tumakbo. Sumigaw po ako, sabi sa kalsada, tulong po. Tapos tinuro yung Nissan po dito sa Riyadh, tinda ng mga kotse. Doon po ako pumasok. Doon po ako nakatakbo. Kita mo naman natin, Shari, ano, yung buhay talaga na nangyayari sa ating mga OFWs. Ngayon, nasa isang van kayong apat,
Sino ang kasama ninyo at saan kayo pupunta? Ako po si Welfare Officer Jack Arroyo ng OWA. Okay. At kami po yung sa kanila kahapon. Nandito po kami sa Baykalinga, kaya lang po, medyo magulo dun sa loob dahil may mga activity ang mga wards natin. So dinala ko dito para maayos natin makausap. Ah, okay. Kami po ang, kami ang nagpatawag sa kanyang employer through governor's office and police office, police station ng ano, kahapon ng Sahaba. Kaya nakuha natin sila. Tapos wala yung pinisinta kahapon, kaya lang yung employer na babae ay ayaw niyang ibigay yung isa. Kasi nga may mga pasa. So, una ninyong nakuha, yung tatlo muna, naiwan kasi si Celeste, no? So, hindi po yung employer niya, nakausap na namin siya sa kabilang linya at nagsasabi siya kung anong nangyari. Ngayon, nag-request kami na i-raid yung bahay niya dahil nandun lang yung worker sa bahay niya mismo. Tama. So, yung ginawa niya, para hindi makuha yung ang babae sa bahay niya, yung worker natin, pina-under niya yung anak niya na i-drive yung babae, ilayo doon sa bahay. Ang lugar kung saan niya dadalhin. Alam ko po sa bagong bahay. Sa bagong bahay. Opo, sa bagong bahay. Okay, so kasi hindi siya nagsasabi sa amin kung ano yung ano, ano ang detalye, hanggang sa umiyak. Umiyak siya at muntik na kaming na-arresto dahil pinaiyak na daw siya namin. Kaya tinantanan muna namin, pero minomonitor namin siya sa lahat ng mga ano, sa lahat ng mga ginagawa sa kanya at sa mga lahat na pwede namin gawin din pag naka-tsempo kami. So nakakuha kami ng tsempo, kinuha siya at dinala siya through ano, through private car. Sabi ng aking kasama na si Eric Miranda, pag huminto yung sasakyan, buksan mo at tumakbo ka sa ito. So, nakatakbo siya doon sa Nissan at ang Nissan na showroom ang nagtawag ng police para makuha siya doon. So nakuha natin siya. Okay. So kayo, nandoon na kayo doon sa Nissan, doon nyo na siya kinuha sa Nissan. Kasama nyo na yung police doon? Sa police station dahil yung tatlo yung aking inaasikaso para makuha ko sila. Kasi kunin pa sila ng employer eh. Okay. Yung isa nga, sino nga yung isa ito, pinipilit na kunin ulit, ibalik. Sabi ko, nanunin na ka nang ibabalik. Kasi hindi na namin pwedeng ibalik ito dahil sinasaktan mo yung mga manggagawa. So, ano na ang next step nito ngayon? Ano ang mangyayari sa ating mga OFW sa kanilang apat? At ano naman ang kaso na pwedeng iangat, no? Dito sa kanilang mga employer? Counseling para po ma-exam yung trauma. May nurse po tayo dito sa ating Baykalinga na magbibigay ng ating ng kanilang psychosocial counseling. Number two po, yung mga gamit nila wala kasi. So, pati cellphone po ng tatlo. Ang una-una namin gagawin, ipatawag namin yung mga agency nila kasi active pa naman yung mga agency. Tapos magne-negotiate kami, mag-case conference kami kung ano yung mga hinaing nila at mga gusto nilang kunin. Right sa kanilang employer ay maiyan natin, may bibigay natin. Wala po kami mga damit, ma'am, yun lang po. Tsaka yung cellphone po ng tatlo. Kaya po ako binugbog, gawa po na hindi ko po talaga binigay yung cellphone ko, nanlaban po talaga ako. Yun po ang gagawin natin. Kukunin din natin yung mga gamit. Tapos kung kailangan na ano, na yung sahod nila, no? Yung sahod nila, no? Mga passport nila, nasa kanila ba? Andun din, papatitama. Ang tama ko po, nandun din lahat po. Nandun din. Si Mary Grace, I am assuming September lang siya na nanggaling dyan. Meron bang mga previews na mga OFW rin tayo na dyan na nirahan or dyan nagtrabaho na nagkaroon din ng problema? Same employer? Sila kasi lahat na apat ay second employer na nila to. So ibig sabihin, okay, inilipat sila na lang sila sa employer nila ngayon na si Asmaha. Ngayon po, yung record nila as per PUA shows na yung employer nila ngayon ay hindi tugma doon sa employer na kung saan sila ngayon. Kaya lang po, ang Saudi, ang kalakaran kasi dito, pag nailipat na nila dito sa system sa MHRSD, valid pa rin yung kanilang pagtatrabaho doon sa kay worker dahil may process dito sa kanilang ano, kanilang labor office. Okay. So, doon, hinahanapan namin ng ikama, wala siyang ikamang may purpose wala sa apat. Kaya wala siyang magawa kundi atin yung worker. Dahil wala siyang ikama or national ID ng Saudi na maibigay sa amin. So ako po may ikama ano, sa dating worker ko po. Sa dating employer. Employer ko po. So wala siyang may pakita na legal basis para hindi niya ibigay sa atin yung worker. Okay. Kaya nakuha natin. Yung okay. Kasi ang isang naisip ko, dapat yung mga employer na ganyan, i-blacklist rin, ano? I mean, kung merong mga OFWs na nagkakasala, tapos bina-blacklist nila, dapat tayo rin, yung employer,
pagka may record na, eh, huwag nang i-deploy dyan. Huwag nang mag-deploy natin. Oo. Siya, kaya lang, ay dito siya sa local agency, nagkuha na ng ano, ng manggagawang Pilipino. Mm. True labor dito sa asa. Okay. So, actually, may isa siyang Pilipino doon na kasampahoy mm-hmm. din naiwan, at naiwan. Naiwan dahil mag-end of contract na. Pero hindi naman siya daw sinasaktan. Okay. Napag-initan at napuruhan lang itong si Celeste talaga eh. Diba? Oo. Cellphone ko po siya. Kaya hindi, kaya po niya ako binugbog kasi yung cellphone niya gusto, yung cellphone ko gusto niyang kunin. Ang pero, sabi nga niya daw sa amin, nagdadrama lang eh. Kaya nga nagdadrama dahil gusto na lang daw umuwi. Yun ang sinasabi niya. At ipinagigita niya lang sa police station. Pero actually, second... Ito po kasi, ito po yung matagal sa amin eh, si Joanne. Gaano katagal ka na dyan, Joanne? 10 months. 10 months. Oh, pero hindi pa rin yun matagal, sari. Hindi pa umabot ng taon eh. Hindi... Iba, kung iba ang ugali, hindi mo talaga yan masisikmura eh. Sanali lang, sino ang wala pang tulog? Si Eric ba? Wala pang tulog? Ito yung isa. Wala pang lahat kayo, wala pang tulog. Kasi kung kahapon, kagabi nangyari, plus 3. So talagang, ano ito, ongoing na rescue. Sir Arnel Ignacio, magandang hapon po. Magandang hapon po. Panakaw-nakaw lang ako ng tulog. Nandito ako ngayon sa Pampanga, nagpa-planning. O yan, kita nyo naman. Mm-hmm. O, isang tawag ninyo, nandiyan na. So wala pang tulog si Sir Arnel? Oo, kasi binantayan natin yan hanggang madaling araw. Hindi naman sumuko ito si magaling yung ating welfare officer, tsaka yes. Ayan si Jack, ano? Mm-hmm. So nandiyan na sila. Nakausap ko rin sila kaninang umaga, mangiyak-ngiyak na. So kung ano pa man yung... mga karampatang hakbang laban dyan sa employer ay gagawin natin. Yun. Kasi kahapon, attorney, kino-ordinate na po natin kay Sir Arnel at isang tawag lang po ni Sir Arnel, talagang umaksyon po agad at ipinarescue niyo po agad yung ating mga OFW. Yun. Kilalang-kilala na nga ng mga employer si Sir Arnel eh. Takot na takot na sila. Pagka narinig na nila, oh Arnel, Ignacio, nanginginig na. Pero, tulong. Maraming salamat din po at sa mga tauhan rin natin, sa mga kasama natin. Si Jack na nakakap, hinanapan pa nga niya ng lugar para maayos ang ating interview. Mm-hmm. Team tayo, no. Gusto ko ring i-shout out ito sila, mga kasama namin na tumulong din, to si Asma, Abdul Rahman, si Alinor, Abdullah. Yung isang ka-agency, mahuhusay din tumulong sa atin. Yeah. Si Popo, di ba? Mm-hmm. Ganyan na kasi ang OWA, kumbaga, lumawak na yung ating network dyan. So, marami na tayo nahihinga ng tulong. Kaya ito si Eric Miranda. Ayan si Jack Arroyo. Matagal na yan. Luma. Lumang tao. De, patunay ito, Sir Arnel, na talagang kung nagkakaisa tayo at open ang ating communication lines, ang bilis lang talaga natin na makakatulong sa nangangailangan ng tulong natin. Ay, opo. Nako. Mm-hmm. And then kami, that is the least that we can do sa lahat ng support ang binibigay sa amin ni Senator Rafi Tulfo at saka sa programa ninyo. Yes. Nagkaroon ng panibagong tiwala sa OWA at ayaw namin kahit kailan na tayo ay mapahiya. Oo, at saka nadagdagan ng budget nyo ngayong 2024. Oo. Yun ang mahalaga para matugunan po natin ang ating mga obligasyon. Maraming salamat. Bigyan natin ng pagkakataon yung mag-ina na mag-usap. Angeline, ayan, kausapin mo mama mo. Maraming salamat na ako, mga kaugnay. Okay lang yun, ma. Basta sa'yo, ma. Gagawin ko lahat, ma. Basta mag-iingat lang ka dyan, ma. Nakaka-uwi na kayo, ma. Uwi na kayo, ma. Mag-iingat kayo dyan, ma. Mary Grace. Salamat po. Oo, Mary Grace, ikaw ba ay nagpaplanong umuwi na o dyan muna? Kasi kung makakahanap ng ibang employer, pwede naman yun, ano? Hindi naman. Uwi na lang po si mama. Uwi na lang si mama. Ayan. Ma, uwi ka na daw muna, ma. Ilang taon ka na ba, Angeline? Kaka-18 ko lang po. Nag-aaral ka pa? Opo. Oo. Papa nyo? Nangingisda lang po siya. Okay. Ilan ang kapatid mo? Apat po. Bali, apat po kami. Ako po yung panganay. Panganay ka. Opo. Pang ilang alis na ito ng mama mo? Pangalawa po ngayon. Pangalawa? So, na-disgrasya po siya dyan. Hindi lang tayo pinalad.
sa employer natin na ito ngayon? Eh, sasabihin ko pangalan sana eh. Kung pa-uwi na sila, naka-ready na ang financial assistance sa kanila ng OWA. Yan! Ready na yan, ready na. At pakikita namin sa kanila yung kanilang mga choices kung ano ito pwede nila maging mapakinabangan sa mga programa ng OWA. May makakapagsimula ba sila ng kabuhayan? Maliit na kabuhayan? Oo. Meron? Oo, basta pag-aaralin natin sila ng kung paano makapag-negosyo ng konti, bibigyan natin ng startup. Ayun. Agad. Ayan. So, ayun. Ayan. Okay. Salamat din po kayo sa natin. Sige. Sasalubungin kayo ni Odette. Opo, antayin na lang po. Antayin po namin ang inyong pagbabalik po dito sa Pinas po. Sir Jack, opo, maraming salamat po sir. Update niyo po kami sir no kung ano man po yung mga kaganapan po natin, yung mga sitwasyon po na ating OFW po dyan. Maraming salamat Sir Jack and Sir Arnel Ignacio. Action man ka din Sir Arnel Ignacio, alam niyo naman po yan. Yes. Kahit di na po kayo. Sabi nga po ni Idol Rafi, kahit di na kayo naliligo, natutulog, nakakakain ng maayos. Oo nga. Yes. Ito nga eh, alam mo, nabitin nga yung paligo ko ngayon eh. Ito pa ako nakatapis, kaya hindi ako makapag-video. Sorry naman po. Sorry na Sir Arnel. Sorry na po. Ayan. Pasensya na, pero at least, lagi po yan, lagi nakaredy sa atin si Ata nakasubaybay, nakagabay si Sir Arnel Ignacio. Maraming salamat Sir Arnel at mabuhay po kayo. Maraming anytime. Salamat po. So, Angeline, mag-aral kang mabuti, ha? Opo, thank you po. Hintayin natin ang pag-uwi ng mama mo. Opo, maraming salamat po sa inyo. May sasabihin po kay Sir Rafi? Sige po. Sir, maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa amin. Sana po, gabayan pa po kayo ni Lord na marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po. Ma'am Mary Grace, kamusta naman po yung flight nyo pauwi po dito sa Pinas? Okay na ma'am po, kasi pumasama ko na po yung mga aking pamilya, mga anak. Buti lang po nakaalis po ko dun sa aking amo. Dahil po kung hindi po, siguro po wala na rin po ko ngayon. Kamusta na po ba doon yung naiwan pa nating mga kasamahan? Ay ma'am, doon po. Nandun po sila sa kwarto nung naiwan. Ngayon po naghihintay po sila ng exit visa at ticket po. Ngayon po nag-usap-usap po kami. Sabi po nila kung pwede daw po i-ano po sila kagad. Kasi mahirap po talaga doon sa ano, doon sa shelter na yon na pag wala po kami lahat, wala po talaga. Kung wala pong magbibigay sa amin ng shampoo, sabon at mga Colgate kagamitan sa aming katawan, wala po. Wala po kami lahat. Ano po yung naranasan nyo sa kamay po ng amo nyo doon sa Riyadh? Sa tuwing po ako maglilinis ng bahay, hinahanap niya po yung mga Sonrox, dental at tissue wipes na ginagamit po sa mga alaga namin. Na tapos po lagi niya po kami sinasabihan ng mga hayuana, animal. Tapos po yung sa mga pagkain, hinahanap din niya po. Kung hindi po kami magnakaw, hindi po kami kakain. Kaming apat po at nagpulong-pulong po kami doon sa buong kwarto. Dinadala po namin ang mga pagkain na kahit ilang araw po na namin kinakain. Tapos po sinasabihan niya kami ng mga animal, mga hayo para na kaming mga patay gutom na katulog. Pagpasok ko po sa loob ng kwarto namin, ako po ay binatukan niya ng malakas at muktik niya po ako sipain. Kung hindi niya po ako inawat ng isa kong kasama, halos po mabugbog ako ng matindi po sa kwarto. Ma,
After po nung interview nyo kay Idol Rafi sa Wanted sa Radyo, ano po yung ginawa ng OWA? Dinala po kami sa shelter. Ngayon po, sabi daw po, doon muna kami manatili hanggat wala pa po kaming ticket. Yun naman po, nagpunta po kaming apat. Idol Rafi, maraming salamat po sa tulong nyo. Sana po yung aking kasama, mapauwi na ho rin po ng Pinas kasi po talagang ano po ang aking mga kasama. Tapos maraming salamat po sa mga tumulong sa akin at sa aking mga anak at sa aking pamilya. At ito po ko sa Pinas na humihingi po ng tulong po talaga na makauwi ng Pinas. Gusto ko rin po makasama ang aking mga anak at pamilya. Aking mga kasama sa Riyadh, andito ko, huwag kayong mag-alala, tutulungan kayo ni Sir Tulpo Anel Ignacio. Sir John, ano pa po kaya ang additional help or assistance po ng OWA para sa ating repatriated? Pwede po siya mag-avail ng Balik Pinas Balikan na Buhay sa regional office. Pumunta lang po siya doon para may binigay naman po kaming referral sa kanya. Papakita niya lang po yun doon. Sir, itong program na to, ito ba yung makakatulong sa kanila financially? Yes po. Huwag po kayong mag-alala hanggat hindi pa po nakakauwi yung kasamahan nyo. Nandito po si Idol Rafi, pati rin po ang OWA sa pamamagitan po kay Sir Arnel Ignacio para po umalalay sa inyo. Sobrang saya ko na po nakasama ko na po yung nanay ko at hindi na po kami mag-iisip kung ano po kalagayan niya po doon sa ibang bansa. Okay na po si Mama. Thank you po Sir Idol sa tulong nyo sa amin. Maraming salamat po. Gabayan po sana kayo ni Lord at marami po sana kayo matulungan. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng parang